Before we start, shout out sa mga tropa ko at shout out sa mga sumusuporta. Shout out kay Gwyn Mariñas, JM Velasco, Ariel Esconde, at sa lahat ng mga mabait na tropang nag-aabang ng aking mga videos. Thank you so much, guys. How are you doing, guys? This is your boy, Screamer Supreme, once again, back at it with another video, another content. Nakin ang electric pan to. Wait lang. Nangangin yung boko eh. Ayun. Maraming salamat po sa mga nag-check na mga previous videos ko. Sa mga naka-appreciate ng mga una kong ginawang content na katulad nito, more of educational, yung mga bagay na masarap pag-usapan sa eksena natin, sa music, regardless of genre. So again, maraming salamat po sa inyo sa mga umaantabay, sa mga bagong subscribers ko, sa mga bagong nag-subscribe. You can also check my Facebook page. Ang dami kong content doon. And type nyo lang Screamer Supreme PH and I'll include the link on the description dito sa video na to. And if you like all of the contents that I've made, please share mo naman yung mga videos ko para kumalat at para marami na rin makadiscover na mayroong ganitong YouTube channel at Facebook page sa Philippines. Again, maraming salamat po. It means a lot to me that you support my page and you support my Facebook page and lalo na yung initiative na, you know, yung community ng metal music or yung rock music and music as a whole na magkaisa dito sa video na to at pag-usapan yung mga nakakatuwa at mga hindi nakakatuwang topic dito sa ating industriya. Nakita nyo naman na sa title at sa description ng video na to, ang topic natin for today is band shirt! Well, actually, this is Muzi. Maraming salamat po, Sir Jace Matika. Shout out sa Muzi Clothing. Ayan, shout out po. Maraming salamat po. Ayan, search nyo lang Muzi Clothing sa YouTube and Facebook. Ayan, thank you. So, ang topic natin for today is band shirt. Passion or fashion? Isa na siguro to sa mga pinakaunang merchandise ng isang banda. Of course, maliban sa mga posters at kung ano-ano pang na-inventong merch ng banda na lumabas, nauna muna ang band t-shirt. Band t-shirt! Ngayon ang tanong, band t-shirt, passion or fashion? Dapat ba alam mo at pinapakinggan mo ang banda na nakalagay sa band t-shirt mo? Or you just have to treat it like any other t-shirt lang sa closet mo? Kasi, of course, you like it and it feels edgy and bagay siya sa iyong outfit. Pero hindi, para kasing nagsuot ka ng damit na isang politiko eh. Na once na may nakakita sa'yo na may nakalagay na politiko o mukha doon sa iyong t-shirt, matik! Boto ka dun sa politiko na yun or sinusuportahan mo siya. Kilala mo siya. Politics, ibang topic yata yun. Kadalasan kahit binoboto mo, hindi mo talaga kilala kung anong gagawin eh. Hanggang sa naupo na, magugulat ka na lang. Disappointed! Well, hindi mo naman kasi masisisi talaga. Lalo na yung mga unang mga musical genres na talagang nag-print ng kanilang merch. Yung mga nauna, like punk, rock and roll, tsaka metal, na talaga namang napakagaganda ng mga designs ng kanilang mga t-shirt. Kahit na simpleng imprinta lang siya, talagang loud, talagang graphic talaga yung art eh. Naalala ko nga yung mga panahon na talagang kailangan ko mag-ipon ng isang buwan kumbaon para lang makabili ng isang band shirt. Sa Cartema Recto pa yun. Sobrang epic na tindahan yun. Isang buwang ipon kasi hindi naman kami talaga mayaman nun eh. Hindi kami well off nun mula nung high school ako hanggang nung nag-college. Nung college nga, State University ako eh. Scholar lang ako nun. Maintaining ko lang nun, 88 na jiwa. 88, kahit binagsak mo yung algebra 2 beses. Alala ko, binagsak mo rin yung physics nun. Pati yung Chem 1 and Chem 2. Kay Mrs. Rosales, binagsak mo rin. Oo, hindi ko naman dinitinay yun eh. At least, kung graduate ako, hindi ako sumuko. Kahit halos 5 and a half years ako nag-aral dun na para ako nag-masters. Basta yun, balik sa topic. Isang buwan nang iniipon kong baon nun para makabili sa Cartema Recto. Napakaganda ng tindahan dun talaga. Sa mga tropa ko lumaki sa Maynila dyan na rockers, alam na alam nyo yung sinasabi ko. Yung entrance pa ng papasok ng tindahan dun sa Cartema Recto, yung katabing-katabi pa ng pinto ng Sogo. Kaya nga minsan kapag nagpapasama ka sa kaibigan o kaklase mong babae na bibili ng band shirt, pag-iisipan pa kayo ng masama eh. Kasi lalo na yung kasama mo, baka kung ano isipin sa'yo, papasok kayo dun sa pinto katabi ng Sogo. Hindi nila alam, pagpasok nun, heaven, banig-banig na palapag na palapalapag na tindahan ng band shirts yun. Band shirts, CDs, yung mga gamit ng mga skateboarders, yung mga racks nila, yung mga
board nila, yung mga gulong nandun, kompleto lahat yun. Belt na puro studs nandun. Chokers na ginagawa mong bracelet, dami dun. Yung mga pang-olam na stuff to, yan dami din dun, putang ina. Siyempre, epic na no, bag na kabaong, tangin na, nagkaroon ako nun. Pag iniisip ko ngayon yung mga sinasabi ko nun, tangin na, nagki-cringe ako eh. Iniisip ko ngayon, no, bibili ako ng bag, tas ganito yung sasabihin ko. Boss, meron po ba kayong bag dyan? Oh, marami akong bag dito, pili ka lang. Wala po ba kayo nung korting kabaong? Pero syempre, ang target ko doon is band shirt. Naalala ko, ang una kong binili doon is Bullet for My Valentine, yung mismong logo ng ano ng album nilang The Poison, kasi yun yung pinapakinggan ko nung panahon na yun. Sobrang baliw na baliw ako sa bandang yun, so it's a pleasure for me to at least wear something na nakapangalan sa kanila, at mahal na mahal ko yung album na yun. At may pride ka talagang suotin yung t-shirt na yun, kasi iba talaga yung pakiramdam eh kapag suot mo yung pangalan ng band na pinapakinggan mo. Ang pakiramdam nun, hindi siya normal t-shirt eh, para siyang police badge. Police badge? Police badge ha? Tingnan natin ha? Police badge ha? Ha? Baka ako! Tapos yung excitement doon sa wash day na tinatawag sa school namin, yung pwede ka lang magsuot talaga ng kahit anong civilian, yun kagad yung isusuot ko, putang ina, kahit linggo-linggo, kahit every week yun ang suot ko. Wala na sa akin eh, kasi it's pride and honor to wear that shirt. But there's one thing a Saiyan always keeps, his pride! At syempre, nag-establish pa ako ng friends noong college, kaya iniisip ko noon, kapag may suot akong band shirt, you know, might as well na pumunta ako sa maraming mga estudyante at makita ko sino dun yung makakapag-start ko ng conversation at makakapansin na, uy, metal yung pinapakinggan mo, alam ko yan, Bullet for My Valentine yan, ang astig nila, tatlo sila kumakanta dun, tapos ratratan pa yung tugtog nila, tapos may screen, tapos may cleans, tapos ang gatag-ganda pa ng mga chorus nila, di ba? Tapos minsan sa ratan nila, may mga sagutan pa lalo, may mga scream dito sa kalima, may mga scream dito sa kanan, tapos may kakanta dito sa kaliwa, may kakanta dito sa kanan, tapos biglang mag-ratratan ng double bass, biglang magsusolo, habang nagsusolo, umakanta pa yung gitarista, tapos kakanta rin yung vocalista, tapos kakanta rin yung bassista, sobrang lukit nila! That's just my 17-year-old self speaking. Nakakamiss lang talaga yung panahon na yun. At once na may makapansin ang t-shirt mo na yun, tapos lumapit sa'yo or makausap mo, you're very sure that you will have a long and meaningful conversation at possibly maging BFF mo pa talaga siya. You're my best friend. Wow, thanks man. Hey, you know what? You're my best friend too. Cool. Yeah. Pero kasi bata pa kami noon eh, talaga sobrang purist kami, mga hot bloods nga kung tawagin. Kaya pag may nakita kami mga taong naka-band shirt, tapos alam namin, or narinig namin na hindi nila alam yung bandang yun, talagang sinuot na nila for fashion. Para sa amin, poser ka! Fake! Talagang iti-despise ka namin. Talagang pag-uusapan ka namin lagi. Parang kami yung mga chismosong metal eh. Tangay na tol, tignan mo yun, no? Si poser, ayun naman siya. Tangay na, suot na naman yung damit na yan. Hindi naman niya yung pinapakinggan. Hindi nga niya alam ko ano yan eh. Tangay na, huwag lang yung magkakamali. Lumapit talaga sa akin. Uhubaran ko siya ng damit na yan. Tapos papasubo ko sa kanya talaga. Ne. Exaggeration lang yun. Pero ganun kasi kami nung college eh. Talaga di-despise namin. Kasi sobrang purist kami. Alam mo na, gigil ka sa lahat. Inaaral mo lahat ng genre. Para lang maging feeling, you know, satisfied ka na alam mo yung ginagawa mo. Lahat ng bandang pinapakinggan mo as much as possible, kinukwento mo. Kasi noon, kahit yung maunang labas na MP3 na meron ako noon, yung 512 MB lang siya. Tapos kapag nagda-download ka ng kanta, i-Windows Media Player mo, tapos i-compress mo para lumit yung memory niya at maraming magkasya doon sa 512 MB na yun. Putang inang panahon yun. Yung mga bandang pinagkasya ko dun, alam na alam ko at kabisado ko lahat ng kanta na yun. Kahit nakapikit ako, kahit walang vocals, kahit instruments lang, alam na alam ko siya kantain. Para sa amin nun, alahas kasi namin yun, parang yun yung prized possession namin eh. Nine. At isang karangalan na mapakinggan sila doon sa MP3 namin, at lalong-lalo ng it's an honor to wear something na naka-indicate at nakasulat at naka-print doon yung pangalan nila at yung album art nila. Kaya para sa akin nun, makita ko lang na hindi mo talaga alam or even hindi mo talaga narinig yung pangalan ng bandang suot-suot mo na band shirt, talaga namang nakaka-offend. Parang feeling ko nun, isipin mo parang isang tao na normal lang siya tapos nagsuot siya ng uniforme ng police para makuha niya yung pribilehyo ng pagiging police. Di ba parang nakakasa? Lumipas sa maraming panahon, naunawaan ko kung bakit ganun kami noon.
May mga ganun pa rin ngayon. Siguro ang dahilan, iba-iba man ang form, it all boils down to one very important reason. Personal, emotional, and spiritual connection sa music, specifically sa metal. Lalong-lalo na na metal music provides freedom dun sa mga long and repressed emotions na meron kang tinatago sa loob mo. And it provides sanctuary para doon sa yung mga long repressed emotions na matagal mo nang tinatago. Sanctuary para sa ating pagod na pagkatao. That's how powerful this genre of music is. Kaya siguro may mga ganun mag-isip at ganun din ako mag-isip noon. Kasi sobrang dear and intimate ang relasyon ko dun sa music na yun. Yun yung therapy ko. Wala kasing pinagkaiba na para ka nagsuot ng libro ni Paulo Coelho o ni George Orwell, na both authors na parang pag nabasa mo yung libro nila, it hits you spiritually and personally. At pag nagsuot ka ng libro nila, we do expect na nabasa mo yung mga libro nila at nakakonect ka doon personally, emotionally, and spiritually. Kasi kung hindi, bakit mo suot yan? Hindi mo naman nabasa yan. At ang pinaka nakadismaya pa, nagsuot sila ng band shirt na sobrang kilala. Sobrang sikat na mga banda, pero pag tinanong mo sila, hindi nila alam na banda pala yun. Putang ina! It's just that the graphic is cool, bagay yun sa kanilang fashion, di ba? Kaya nila sinusuot. Naku, ang dami-dami niyan. Tignan nga natin yung mga iilan sa mga band shirts na sobrang kilala na madalas nating nakikitang suot ng mga taong hindi talaga alam ko ano yun. Think about this. Kapag ako nagsuot ako ng Katy Perry o Taylor Swift na damit, Nicki Minaj, tapos hindi ko alam kung sino yung mga yun, basta nabili ko lang sila sa H&M, putang ng H&M yan, o Ukay-Ukay, kasi magandang graphic nila. And then, may mga tropa ako na fan ng mga yun, tapos tinanong nila, kilala mo ba si Katy Perry? Kilala mo si Nicki Minaj? Kilala mo si Taylor Swift? Tapos ako, putang ina! Diba, ma-opensa din sila. Mas maraming ma-opensa kasi sobrang sikat yung mga yun eh. Lalo na, nandito tayo sa era ng mga uber graphic t-shirts na talagang malalaki talaga yung mga imprenta nila. Tapos yung mga loud and proud fashion statements talaga na talaga namang masarap paresan talaga ng mga band shirts. Lalo na yung mga band shirts ang nagpaumpisa ng mga malalaking imprenta talaga. Tsaka yung mga lagpas-lagpas, yung mga loud talaga na prints. At pag may nakakita talaga na fan na suot yung t-shirt na yun, alam nilang hindi nila alam kung ano yung suot nilang t-shirt na yun eh. Talaga namang mapapailing. You're a disgrace. Pero here's my point. As I grow older, napakarami ko ng pinagdaanan, napakarami ko ng inadapt na genre para i-apply sa music namin personally sa banda ko. Ang dami kong nakilalang tao sa eksena habang lumalalim yung ugat ko doon sa career at passion na napili ko. I realized na it's just clothes. Damit lang siya. And it's not even important. You can wear what you can. Kasi dito, lalong-lalo na, Pilipinas to, hindi ito US or ibang bansa na hindi centavo or hindi single dollar yung halaga ng mga band shirts or t-shirts talaga sa whole. Mahal ang presyo ng merch dito sa Philippines. Especially kung bibili ka ng brand new. Kaya minsan, kung ano lang talaga yung meron ng isang tagahanga, yun lang yung maari niyang masuot para ipakita na sinusuportahan niya ang ating eksena. Hindi man niya maipakita sa pagbili ng merch ng bandang idolo niya, may papakita niya yon sa pagdalo ng gig, sa pakikinig ng music nila, sa simpleng pag-download ng mga kanta nila, doon siya nakakaramdam ng satisfaction na nasusuportahan niya yung eksena at yung bandang paborito niya. Kasi nga nandito tayo sa Pilipinas, iba talaga mga presyuhan dito at madalas sapat lang ang pera na panggastos mo papunta sa kanilang gig or sa kanilang concert. Wear what you can. At the end of the day, you came for music, not for fashion. Gusto mo lang kahit papano na ipakita sa sarili mo na kahit sa maliit na paraan, kahit sa pagsusuot ng band shirt na hindi mo kilala, maipakita mo doon sa eksena at sa mga kasama mo na somehow, sa sarili mong paraan, nasusuportahan mo at nag-i-enjoy ka at the same time. Enough na na nandun ka na sa eksena, nakikinig ka, nagbayad ka ng entrance, sinusuportahan mo yung bandang pinapakinggan mo. It's more than enough for you to say na you belong to the community. You support the community. At syempre, ang pinakamalaga ay wala kang dalang kahit anong negatibo. At
yun lang naman ang mahalaga sa metal community na you live in peace and harmony and rhythm while your hands are raised with horns in the air. Kasi sa metal world, dapat walang discrimination. This is a community of the free. Free from judgment and any scrutiny ng mga taong hindi naniniwala. Sa mundong to, tayo ay magkakapatid at hindi mahalaga kung ano suot mo. Hindi mahalaga kung itsura mo. Hanggat tumataas ang balahibo mo sa katawan at kusang umiindak ang katawa mo at humihitbang ang ulo mo sa tugtugan ng metal, you belong. Kahit wala ka ng damit, kahit wag ka na magdamit, you belong. As I've said, wear what you can. Kanya-kanya lang talaga yan. Ang mahalaga lang, wala kang tinatapakang tao at sinasalang na damdamin. Ang sabi nga ni Chris Motionless ng Motionless in White, torn siya na sagutin ang tanong kung masama bang magsuot ng band shirt ng isang banda na di mo alam o pinapakinggan. Torn siya dahil alam niya ang metal scene ay refuge ng mga taong outcast sa community. At society din. That's what makes metal community special kasi. Kasi mga chong, if you're going to look under it, under the lens of the microscope, pwede mong sabihin closed community kasi itong industriya natin sa metal eh. Dahil iisang takbo ng utak ng mga taong nasa eksenang ito at iisa rin ang uri ng fuel na nagpapatakbo sa makina nating lahat. Yun ay yung saya ng bagsakan at saya ng kapatiran. Torn din si Chris Motionless dahil sa kabilang banda, nirerespeto din niya ang mga desisyon natin bilang tao pangkalahatan na magsuot ng kahit anong bagay na gustoy natin dahil may pera tayo pambili. At as much as possible, maging malaya tayo sa lahat ng ating mga gagawin at sa lahat ng ating isusuot. So isipin mo na lang, di ba? Respeto mo na lang yung mga taong yun at irespeto mo na lang kahit sino mga tao na iniisip na hindi ka dapat magsuot ng mga band shirt dahil kung hindi mo sila pinapakinggan. And at the end of the day, respeto mo na lang yung mga taong nag-iisip na wear what you can versus dun sa mga taong nag-iisip na poser ka kasi hindi mo alam yung bandang suot mo. Respeto mo na lang kasi once that you give respect, you will earn respect as well. Ang mahalaga dun, walang violence, walang, di ba, walang gulo. Dahil kung sinasabi sa videos ko, siguro talagang balance lang talaga sa lahat ng bagay. May dark, may light, may black, may white, may poser, may non-poser. Someone will give a fuck, someone will just ignore. Siguro ganun lang talaga ang balance ng buhay. Again, maraming salamat po. Dito na nagtatapos ang video ito. Sana may natutunan kayo. Sana na-appreciate nyo. Ang mahalaga lang ay mahalin natin ang isa't isa at mahalin ang industriyang ito dahil ngayong lockdown, unti-unti tayong pinapatay at unti-unti tayong pinapahina. So find your motivation through music kasi ang music, hindi kayo iwan. Again, this is Screamer Supreme. Kung nagustuhan mo itong mga content ko, subscribe ka na sa channel na to and please check my Facebook page. Napakarami ko rin content doon. Spam nyo yung like button, mag-comment kayo, I love to talk to you, magre-respond ako sa mga comments nyo sa baba, and of course, subscribe. Maraming salamat po, again, this is Screamer Supreme, sana nag-enjoy kayo, until the next video, rock on!